kayong dalawa ang saan pupunta? Edmond Alan. Dito mo guys, sa tahimik yung dalawa. Ha? No. Wala. Wala. Ikaw, Edmond. Iwi mo na si Alan sa inyo. Lalo maliit din po doon sa amin. Ha? Maliit din na po yan. Ano nga, dati naman kasi kinikwento ni Alan. Dinala mo si Alan sa inyo, di ba? May nakatira doon din yung Kaya lang, kaya kayo humiwali kasi hindi nila tanggap si Alan. Tapos ikaw naman, hindi naman tanggap din sa pamilya ni Alan. O hanggang saan yung ipaglalaban ng pag-ibig yung dalawa? Naka-I love Alan ka pa, oh. Likwatsero, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Nandito po tayo kila Alan. Ayan. Kila Edmond, ano. So, ito yung mga asong alaga nila. Ayan guys, ito si Alan nagkakape. Alan. Ayan. Kapon guys, nagbinalita sa akin ni Alan na yung may-ari ng lupa. May kasama isa? Ano kasama? Sino kasama niya? Lalaki ba, babae? Ano po yan? Yung una ko yung dalawa po sila, tapos maya-maya po nakatakbo na naging tatlo na po sa kasama po yung lalaki po. Yung matandang lalaki po kahapon. Ang unang pumunta yung babae? Mm-hmm. Yung matandang babae? Dalawa po sila. Ano kasama niya? Babae, lalaki? Ano po, babae po yung una. Mas bata? Hindi, yung kasama na maya ng lupa, yung parang matanda na rin yung kasama niya kung ganun kahapon. Matanda na rin yung kasama niya. Tapos pagbalik, tatlo na sila. May kasama ng lalaki. Pero lahat silang tatlo, lahat matanda. Okay. Ganito kasi guys, ano? Si Alan lang din nagbalita sa akin na pumunta rito yung may-ari ng lupa. Tapos po, mga ilang oras po pumunta doon sa bahay. Previously, nagsabi na rin po mga 2 weeks, 3 weeks ago, pumunta na rin doon dito yung matanda na pinababalik po yung, kung naalala nyo guys, meron pong lumang kubo dito noon bago namin ginawa itong bahay nila Alan. Kasi ano na yun eh, parang sira-sira na, no? Sira-sira yung dingding, butas-butas yung sahig. Talagang hindi siya talaga advisable na tirhan. Kaya, at mababa ang sahig kung nakikita nyo noon yun, no? Bago namin ginawa itong bahay ni nasa vlog ni Jeros yun eh, no? Ayan. So, giniba namin yun, sa madaling salita, giniba namin yung bahay na yun kasi hindi naman na siya pwedeng i-rehab pa. At yun nga, tinayuan natin ng ganito, ano? Bahay ni Alan, Edmond, tsaka nila Ate Belen. Kasi ang bilin sa akin ng matanda, ayusin ko yung bahay. Eh since luray-luray na nga, at saka hindi na siya ano, at saka ang baba ng side niya, no? Halos konting angat lang siya dito. Nakatagalan ay lulubog din sa tubig. Gaya ngayon guys, may tubig na rito. No? Itong tubig na to, hindi na bumababa itong tubig na to. Ganito na to. No? Mawawala lang yung tubig na yan sa summer. Kasi nga, yung Laguna de Bay ay tumaas na rin ang water level, ano. So madaling salita guys, pinababalik ng matanda yung bahay na sira dahil meron tong titira na kamag-anak nila. Piniliwanag ko naman na sabi ko yung bahay na giniba namin hindi na rin siya pwedeng tirhan. Ang problema ngayon guys ay kailangan daw kasi na ma-restore yung bahay na yon, which is dito siya nang galing, ano, para makatira daw yung kamag-anak ng may-ari ng lupa. Sa kabatiran po ng lahat, ano, yung pong may-ari po ng lupa ay isa rin pong hamak na mahirap lang din, ano. At kaya nga po pinaupahan itong lupa na to ay dahil yung pong asawa niya ay nakaratay sa banig ng karamdaman na
pinagkukunan po kahit napapano sa pambili ng gamot, ano. Yun po ang nangyari. Ngayon po, eh, meron din po silang kamag-anak o kaanak na wala ding material. Yun nga po yung parang nakiusap yung may-ari na gagamitin na nila yung lupa. Kasi nga, ay yun nga, titira yung mga kamag-anak nila, mag-asawang matanda rin. Yung binabanggit ni Alan na kasama ng may-ari kahapon. Mag-asawa po yun na pares na matanda. Na yun po ang titira sana. Sa ulitin lang natin guys, ano, dun sa mga nakaalala. Ito pong tirahan nila Alan, bago po natin ginawa ito, ay alam po ng lahat na anytime na kailangan ng may-ari yung lupa, ay magpasabi lang po, ano, na at least bigyan tayo ng palugit na isang buwan. Which is nangyari na, ano, ngayon, na parang kinukuha na nga po nila yung lupa. So, ito magiging problema ngayon guys. Itong sila Alan at si Edmund, pag kinuha ng matanda yung lupa, ang posible pong gawin ay pwedeng gibain po itong bahay na to para may balik yung lupa, ano. Or ang isang pwede rin, since nandito na yung bahay na to, ay baka ito na lang yung ibigay natin dun sa may-ari, kasi kawawa rin naman eh, tayo naman puro sa charity. So ang mababaliwala ngayon na titirhan sila Alan at Edmund. Saan kayo titira kung sakali Alan, Edmund, pwede ba kayong bumalik sa Antipolo? Si Kuya, nandino ko eh. Kasi kaya pinapatagal na po. Kasi pinapalas po kami ng kwaduli sa Antipolo. Pero kung naalala mo nung pumunta tayo sa ate mo, ate mo? Sa Antipolo rin? Welcome ka naman daw sa kanila. Ang hindi lang welcome, si Edmund. Si Kuya, ano kuya eh, ano? So paano yun? Edmund! Likas saglit. Si Kuya, ano? Ayun, ayun. Narinig mo yung usapan namin ni Alan? Upo ka, tabi ka dyan. Ayan. Yun nga, ano, kasi kahapon, pumunta doon sa bahay yung matanda, yung may-ari ng lupa na to. At yun nga, kailangan na nila yung lupa. Kasi meron doon titira na kamag-anak nila na walang bahay. Ayun, ang gusto nila mangyari, yung lupa, yung dating bahay na giniba namin dito, pinababalik nila. Eh malabo na mabalik yung kasi sira-sira na ngayon eh. Ngayon, ang malinaw naman na naging usapan namin dito, gagawin lang tong bahay na to para may materhan kayo. Pero in the event na gusto nilang kuhanin yung lupa, magpasabi lang sila at ibibigay din natin yung lupa. Kasi yun naman talaga agreement na kung kaya nilang, kung kailangan na nila yung lupa, ibibigay natin. So ang possibility, kung kukunin na nila, kung gagamitin nila yung lupa, ikigibain lang natin itong bahay na to. O para hindi naman masayang, ito na lang yung parang ibigay rin sa kanila. Kayong dalawa, ang saan pupunta? Edmund, Alan. Ito mo guys, sa tahimik yung dalawa. Ha? No. Wala. Ikaw, Edmund. Iwi mo na si Alan sa inyo. Lalo ba naitili po ulit sa amin? Ha? Palitin na po yan. Anong nga? Dati naman kasi kinikwento ni Alan. Dinala mo si Alan sa inyo, di ba? Hindi nakatira dun din yung Kaya lang, kaya kayo humiwalay kasi hindi nila tanggap si Alan. Tapos ikaw naman, hindi naman tanggap din sa pamilya ni Alan. O hanggang saan nyo ipaglalaban ng pag-ibig yung dalawa? Naka-I love Alan ka pa, oh. Ano ba? I love... Ano ka sulat? Alan nga. Ay, hindi. I love... Hindi mabasa ni Alan, eh. Ano ka sulat, Alan? Wala po yan. Ha? Hindi, ayan o, I love, tapos katawi ka, di, I love Alan. Ayan, di ba? Ayan. So, anong magandang gawin sa inyong palagay? Si Kuya sa... Gaya niyan, hindi na tayo matutulungan ni Jeros kasi binatawan na kayo ni Jeros. Di ba?
Sabi ni Jeros, hiwalay na kayong dalawa, di ba? At pinaubahay na kay Kevin, di ba? Yan ang usapan nyo? Oh, so paano ngayon yan? Sabi ni Kevin, kay ako na nga hawak sa inyo muna ngayon kasi di na kayo hawak ni kay Jeros ngayon. Oh, sige, isanggunin mo kay Ben kung ano may tutulong niya sa inyo. Ha? Pero isang buwan lang ang palugit na binibigay sa atin. Paano yan? Yun nga, problema natin kasi hindi rin tayo nagbabayad ng upa eh. Kailangan talaga, kung kailangan tayo paalisin, paalisin tayo. Ano yan, Alan? Edmond? Si Kuya, santi po naman kasi Kuya, pinapasamba ako ng kwadyo po doon eh. Pinapalis kayo? Kaya sabi ng kwadyo, pag di kayo lumasa sa lupa namin, yung mga gabi sa tapo namin sa labas. Ano daw? Mga gabi daw namin daw sa tapo ng mga kwadyo doon po. Ah, mga gamit nyo itatapon sa labas? Usapin ng kwadyo po sa may... Pwede pa yun kasi gamit lang naman pala itatapon, hindi naman pala kayo eh. Tapos kaya sabi niya, sabi niya kasi nagagat yung mayari ng lupa, sabi ng mga gwadyo po sa Antipolo. Kaya nga, yan yung problema natin eh. Pwede ba kayong tumira sa bike? Lagyan natin ng bubong. Yung bike nyo, malaki naman yun eh. Kasi kayong dalawa ron. Kuya, nalala kuya yung mga gamit kuya. O di, ilagak natin yung gamit sa ate mo. Kasi kuya, yung ate ko kasi kuya, ayoko tumira po sa ate ko kasi nakakaya po sa asawa niya po eh. Mga gamit yun, nahiya ka pa. Yung mga gamit dali natin sa bahay nila Edmond. Kuya, maano yung kapatid niya po kuya, magagat po sa, yung magagat po yung ate niya po kuya eh. Lahat problema, sulit natin sa sponsor. Kasi kuya yung ano niya, yung... Kaya nga, sulit natin sa sponsor. Kuya, binigyan niya po ng kaya nga eh, kung wala ka mapaglagyan, isa natin dadalhin. Dalhin natin sa ate mo, may problema. Dalhin natin kay sa bahay nila Edmond, may problema. O di, isuli natin sa sponsor para walang problema. Kasi lahat problema eh. Yun lang, pinapaalam ko lang kung ano magandang gawin. Kasi nga, talagang nasa usapan naman namin, anytime na kailangan nila yung lupa, ay ibibigay natin. Kasi yan naman ang nasa agreement. Pero, ang ano lang doon, bigyan lang tayo ng isang buwan na palugit para meron tayong pagkakataong, may panahon pa tayo para makaisip-isip at saka makabago lumipat. So, anong sa palagay nyo? Ha, Alan? Yung kuya maganda sa antimedyo kuya sa may lalang mong tulay, kuya. Tulay? Yung tulay doon sa may tabi ng highway. May mga nakatira doon, ha? Yung banda po, yung pagano ko sa may kabila, para wala po nakatira po sa kabila. Sige, subukan nyo kung posible kayo doon. Kapag ka pwede kayo doon, saka natin dalhin yung mga gamit. Sa ilalim ng tulay. Sosyal ka, mahal kaya yun. Mahal yung mga nakatira sa ilalim ng tulay. Million-million ang halaga nun eh. Di ba? Tapos yun. Tapos yung atulila po para sa swimming pool. Para swimming pool. Hindi ka makakababa pag ano. Tsaka magandang kulay ng tubig dun. Violet at tsaka asol, di ba? Baka naman ko yun ang amoy. Kaya nga eh. So yun. Hindi, may tanong lang ako, Alan. Ito lang naman baka lang naman sakali. Wala bang pagkakataon na tanggapin ka ng ate mo kasama si Edmond? Package deal? Kuya, talaga. Bakit, Edmond, bakit ayaw ka tanggapin ng pamilya ni Alan? Ha? Hindi, kasi daw, yung maui ka daw pag nakakarga. Kahit si Jumar, yun ang sabi eh. Hindi pa kayo pwede humingi ng tawad doon. At nangangako na magpapakatino na.
yung asawa po ng ate ko, ayaw talaga sa kay Edmond talaga po yung asawa ng ate ko. Ayaw kay Edmond? Alan, yung asawa ng ate mo ayaw kay Edmond. Palayasin natin yung asawa ng ate mo. Para wala na problema. Sa kanya pong bahay yun eh. Ha? Sa kanya pong bahay yun. Kaya pa yung asawa ko ng ate ko nagsisikap po punta sa ibang bansa para yung... Ay, nasa ibang bansa ba? O nasa ibang bansa pala, okay na yun. Ano po? Hindi naman niya malalaman na nandito si Edmond. Lagay pa tumatawag yung mga asawa po sa ate ko sa kanya mga... sa mga anak niya po. Ah, yun lang. O sige, pag-usapan yung dalawa ha. Either ikaw pumunta sa bahay ni Edmond, sa pamilya niya, or si Edmond pumunta sa pamilya nung ninyo. Alan, no? Basta meron lang tayong isang buwan na palugit. Yun ang problema natin. Kahapon, tinatawagan ko si Jeros. Busy siguro, hindi niya na ano yung tawag ko. Tapos tinawagan ko siya uli, hindi naman niya sinasagot. Anong ko naalala na si Jeros pala, wala naman palang pakialam na sa inyo. So talaga, yun ang anong buhay natin ngayon. Saan kayo pulutin? Total, nandyan, kangkungan naman dyan, di ba? Pwede tayong pulutin sa kangkungan, di ba? Patingin mo. Alamin mo. Alan. Kaya, may pwede rin ko sabi kayo si ate dyan yung kubo niya na yun. Kailan mo na nakatira po dyan. Titira kayo dyan? Opo. Ay, sabi natin si ate. Oh, sige, kung titira kayo dyan, ano, upahan nyo yan. May pang-upa kayo. Kuya, ano, iyan po namin si ate. Sige, subukan yung kausapin kung pwede. Ha? Kasi nga, yan ang problema natin eh. Di ba? Sayang, ganda na sana ng bahay nyo. Para kayong mga prinsipit-prinsesa dyan. Di ba? Parang kayong si Dugong at Jezebel. Di ba? May kurtina, sarap buhay ka. Ano nangyari? Alan. Wala tayong magagawa, Alan. Ano? Ha? Kayo mga kalikwantero, abangan na lang mga susunod na kabanata sa buhay at pag-ibig ni Alan at Edmond. At kung saan sila pupulotin, ano? Kung sa talbusan o sa kangkungan. Sige, Alan, pag-isipan niyo, pag-usapan niyo dalawang ito na.